paano ba pumili ng tamang tagapaglingkod at ano bang pananaw mo sa mga maglilingkod sa ating bansa? Ayan, so medyo nag-iisip. Pwede rin. Pwede na ka dahil talagang ayaw namin sayangin yung oras mo dito sa ating programang Happy Morning. Okay. Unang-una po sa lahat. Ngayon po, panahon na naman ng eleksyon. At kabi-kabila na naman po sa buong kapaligiran ang mga anunsyo, mga patalastas tungkol po sa kung sino-sino pong mga kandidato na nag-aalay po ng kanilang sarili, pinipresenta nila ang kanilang sarili para mapili ng mga tao. Pili po para saan? Para po mapaglingkuran ang bayan at tignan po ang lahat ng mga kabuti para po sa mamamayan. Pero alam po ninyo, tignan po natin ang mga advertisement ng mga kandidato. I will not be particular about anyone. Pero lahat po yan ay nangangako ng marami pong bagay tulad mga positive things like pagbabago, changes, progreso, pag-unlad, magiging pagiging makatao, pagiging... Bakit may makahayop ba? Pagkatapos po ng eleksyon, marami na makahayop. Ah, ganon? Anong gagawin natin sa makahayop na yan? I will not expand on that. No? Pero, alam mo ninyo, para sa akin, kasi ako, I've been to other countries. Mm-mm. And sometimes, hindi lang mo sometimes, ang madalas po, ang aking kinalulungkot, whenever I see the progress that other countries have reached through the past years, considering na noon pong mga una kong napuntahan ng mga bansang ito, ay talaga naman pong angat na angat ang bayan po natin. Kung ang progreso, pagudlad, at alam po ninyo yung kapaligiran ng pag-uusapan, eh talaga pong nangunguna ang Pilipinas. Tapos makikita po natin na ang mga bansa pong ito ay masyado na pong malaki ang inasenso. At sa totoo lang ho talaga pinag-iwanan ho ang ating bayan. Eh kung ako man po ay natutuwa at nagugulat, bakit yo naging ganito to, wow, ang galing naman dito, ganyan. But then at the back of my mind I feel so sad. So sad na eh nung araw sumusunod lang sa atin tong mga ito. Oo nga. Nung araw tayo ang iniidolo nitong mga ito. Tayo ang tinitingala nitong mga ito. Nung araw pinapangarap ng mga ito na makarating sa ating bayan. Bakit ang bayan natin kukuunti ang inusad kung meron man? Bakit ang mga bayan na ito ay masyadong malaki na ang naabot, ang progresong nangyari, pati na po ang pag-asenso sa mga individual na mga mamamayan ng mga bayan na yan? Ito po ang laging katanungan. So, at the end of the day, nagkakaroon po tayo ng konting soul searching at inaanalisa po nating mabuti. Kasi alam mo ninyo, hindi ko po pwedeng tanggapin na ang mga mamamayan ng mga bansang yan ay mas magaling po sa mga Pilipino. Hindi ko po kayang tanggapin yan. Kasi po, pagka po inalam nating mabuti, ang mga Pilipino po na nagtatrabaho sa mga bansang yon, eh sila naman po ang inaasahan at tinitingala nung mismong mga mamayan doon po sa bayan na yon. Oo nga, ano. So, sa madali pong salita, marami po sa mga Pilipino ang talagang nage-excel. Nangingibabaw po sa kagalingan at kahusayan, maging sa ibang bayan. Maski po, marami po akong nakilala ng mga Pilipino na masyado pong mga masiselan ang mga hinahawakan po nilang mga responsibilidad at posisyon sa ibang bayan. So, hindi ko po pwedeng sabihin na mas magagaling po ang mga taong yan. Pagyayabang ko pa rin ang sariling atin, di ba? Ang ating mga kababayan. Ngayon, what went wrong?
yan po ang katanungan lagi. Na, alam po ninyo, through probably more than half of my life, I've been exposed in political circles. I directly or indirectly, I live a political life. Ang masasabi ko lamang ho, na dahilan, I hope I'm wrong. Pero kahit anong gawin kong paghimay, I cannot see myself to be wrong in this. Ang problema po natin, leader. Oo nga. So, yung pong mga namumuno sa ating bayan. Kasi, palagay ko, marami naman po sa mga nakikinig. Kilala naman po ninyo ang mga tao, mga individual na nagpipresenta po ng kanilang sarili para po umako ng isang posisyon. Para po pagtiwalaan ninyo sa isang posisyon kung saan ang dapat po sana ay paglingkuran ang interes ng mga nasasakupan ng mga mamamayan. Yun dapat munang mauna. Ayun po. Ang problema, hindi po naman inuuna ang interes ng mga mamamayan, ng karamihan. Hindi ko naman po nila lahat. Okay. So kung halimbawa, Sir Ding, ano, kapag hindi inuna itong interes ng taong bayan, ito yung nangyayari ngayon sa atin na hindi talaga tayo umuunlad. So anong kaibahan doon sa pag-una ng interes ng taong bayan kaysa sa sarili mong pag-interes? May malaki po ang kaibahan yan. Okay. Siyempre, ang ano po, pagka-inuna mo yung interes mo at ng mga kaibigan mo at ng negosyo mo, ng pamilya mo, ang iyong posisyon ay posisyon ng isang napakalaking responsibilidad. Na ito nga po ay ang mandate po nito ay maglingkod sa mga mamamayan. Ang mamamayan po hinuhuli. Nahuhuli po ito ang interes po nila. Ang inuuna po ng mga leader na ito ay kung ano po yung mga kabuti po para sa kanila. Ngayon, kawawa po si bayan. Okay. Di ho ba? Okay. Pero yung pong mga nanalo, siyempre, maganda po ang kanilang katayuan. Sa madali pong salita, I believe na nag-progress na po ang politika sa ating bayan into a business enterprise. Marami po, I will not mention names, pero marami rin po akong mga kakilala na talaga po mga namumuhunan naman sa politika. Dahil ang kaisipan po nila, pagka po nakapwesto na po sila, ay mababawi po nila kung ano po yung pinuhunan nila at tutubo pa po sila. Yun nga. So, ganito Sir Ding, diretsahan tayo. Oh. Ikaw, ano ang pananaw mo doon sa mga tumatakbo ngayon na wala namang trabaho and then wala rin naman, hindi ganun kaangat ang kanilang buhay? Or dito ka sa mga tumatakbo sa iba na talagang maunlad na, may kaya na. Paano mo 'yon? Anong tamang ano doon? Alin sa kanilang tama na dapat na may karapatan na maglingkod sa ating bansa at tumakbo sila? Alam mo ninyo, may pera o walang pera. Mm-mm. Para po sa akin ang kwalipikasyon. Para po mamuno. O para po umako ng kahit na anong posisyon na lingkod bayan. Ang qualification po nito, yung pong kanilang kakayahan at ang kanilang puso. Pag sinabing kakayahan, Sir Ding, dapat kaya niya lahat na maayos or ma-organize. He knows what to do. Alam niya ang ginagawa niyo, niya. Parang, hindi yung sakayong ka ba doon sa mga iba na nadidiktahan na lamang or sumusunod na lamang doon sa kung ano inilatag sa harapan nila, sa table nila? Ay, hindi ho. Kasi, diba? Ang pinag-uusapan nga po natin dito, siyempre, alam mo ninyo, kahit po sinong namumuno, wag na mo natin sabihin sa politika, wag na mo natin sabihin sa public service, sa kahit na o anong bagay, maging ang isang magulang, yun, maging ito tayo. Po ay ama o ina. Siyempre, ang gusto po niya, mula po maliit, ang kanyang mga anak, mapalaki niya po ito ng maayos. At parang ito po ang magiging
pamanay niya talaga, pamanang tunay, dahil alam po niya na pag napalaki po niya ng maayos ang mga batang ito, lalaki po ito ng mga responsable at magiging maayos din po ang pamumuhay po nila. So, di ho ba? Yes. Now, I'm just creating an analogy here. Ganun din po, kung ikaw ay maghahangad ng isang posisyon na lingkod bayan, siyempre ang iisipin mo po, ituturing, magiging ama ka na, ikaw na ang leader, ikaw na ang magulang ng bayan na yan. Siyempre ang iisipin mo, gagawin mo ang lahat ng makakabuti para sa bayan, para sa mga mamamayan, sa iyong mga nasasakupan. Di ba? Dahil at the end of the day, ikaw ay maaalala bilang isang tao na talagang ginawa ang lahat para mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Yes. Mapaunlad ang bayan. Kasi alam mo ninyo, kapag napaunlad ninyo ang mga mamamayan, naiayos nyo ang pamumuhay ng mga mamamayan, kasunod na po ang pag-unlad ng ekonomiya ng bayan. So, unahin sa pamilya muna. So, dun mo makikita, no, kung responsable siya, kung yung pamilya niya mismo ay hindi niya napapabayaan, hindi nagugutom, at kaya niyang ibigay ang pangangailangan nito. So, paano? Hindi ko rin po masasabing ganun. Kasi, alam mo ninyo, ang dami ko namang kakilala na napakagaling po nilang leader, pero failure po sila sa pamilya. Okay, so alam mo ninyo, sa yung it's the desire. You know, it's the desire and the conviction to excel in what you want to be. Di sa bagay, may kilala rin akong ganun. Ang sipag, maaasahan, pero magulat ka sa loob ng pamilya, hindi ganun. Hindi, to the point na siguro, alam niyo, we're not living in a perfect world and we are never going to have a perfect situation. Kaya talaga napakabigat to. Ako'y nagtataka lamang bakit lahat to ay aligaga na tumakbo sa politika. Kasi, gusto ko yung aligaga na yan eh. Sa totoo lang, hindi naman ho ganoon kasimple yan eh. Oo nga. Kung ikaw po ay maghahangad na magkaroon po ng isang elective position o kahit na po anong posisyon, pampubliko, yung pong posisyon sa gobyerno, dapat po italaga mo ang iyong sarili, ang iyong buhay, ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong lahat. Ang iyong lahat. Oo. Ano yung lahat? Maring ito ay will come at the expense of your of your other aspects in life. Like for example, maari po maisakripisyo niyo po yung kalidad ng relasyon po ninyo sa inyong pamilya. Kasi nga po ay tututok po kayo dito sa paglilingkod bayan. Di ba? Kasi po kapag kayo ay nahalal, definitely dapat nakapokus ka na. Merong kang battle plan. Merong kang, kumbaga sa mga negosyante, may business plan ka. Alam mo, ganong kahaba ba ang termino mo? Alam mo kung ano ang gusto mo ma-accomplish sa pagkatapos ng termino na yan. Because at the end of the term, there will be another term. And that would be supposed to be judgment. So ngayon pa lang, dapat pinaplano na, nakaplano na ng maayos. Dapat, kung mag-iisip ka pa lang, napapasok ka sa politika, alam mo na kung anong gagawin mo. Bago ka mag-file ng candidacy dyan, dapat alam mo na. No, before you even decide to file, you even think about it, merong kang gustong bigyan ng katuparan. Kaya tama yung words mo, aligaga talaga yung iba dyan. Tapos magulat ka ngayon pa lang, nag-file na ng for candidacy, tapos ngayon pa lang nagpa-plano, tapos hindi alam po ganoong kadali. Kung saan pupunta. Hindi po ganoong kadali. Pero tulad po ng ako personally, I'm not saying this. Kasi alam mo ninyo, maski sa Amerika, they picture a very ideal family relationship. Oo, ganun. Kailangan ganito. Oo. Sa totoo lang, for me, hindi po mahalaga yan. Yes, sangayon okay tayo dyan. Kasi, I mean, tignan po natin. Andami, again, without mentioning names, but yes, I know you can identify a lot of this. No? Hindi naman ho, I mean, pinipresenta nila, very ideal ang pamilya nila. Mm-mm. And then after the term, ayun na, lalabas, maraming gulo. Tama. Di ho ba? Why? Because
it's not because it existed, it happened after. Mm-mm. What it says, what it reveals is that it was existing from the very start. Di ba? Pero pinipilit po nilang itago. Why? Mm-mm. To come up with an ideal image. Tama. For the public. Sang-ayon tayo dyan. Which I believe is the highest form of hypocrisy. Tama. Sang-ayon ng inyong lingkod okay. Dyan. So, kasi ang importante po sa akin, alam mo ninyo, pag ikaw pinresenta mo ang iyong sarili, o kahit na po yung mga nakakakuha po ng mga appointments dyan or government positions, irregardless whether it's appointed or elected position, okay. Lingkod bayan ka pa rin. Correct. Di ba? Ngayon, kapag ikaw ay lingkod bayan, huwag mo na idama yung pamilya mo. Di ba? Kasi, of course, the praise, the glory will be kasama na yon yung pamilya mo. But, let's say, you're elected as governor or congressman or senator or mayor. Ikaw yun. Di ba? Hindi yung pamilya. Hindi pamilya mo ang mamumuno. Oh. Ikaw yun. Tama. Di ba? So, may punto ka dyan. Pagka, isinama mo pa yung iba, oo. Diyan nag-uumpisa ang gulo. Tama. Kasi, yung pagkatao mo mismo eh, yun ang ginusto ng ikaw yun. Ikaw yun. Eh. Di ba? Hindi paano naman. Kung may mga asawa na diktadora? Nagkakaroon ng mga problema. Diyan maraming nagiging problema. Kasi even in various local governments, marami kang naririnig. Eh, yan ang sabi ng ano eh. Ni... Oo. Pati yung asawa, may title na, nagiging mayora. Yun. Kahit na yung asawa lang naman talaga ang mayor. Oo di ba? Nga. Oo nga, no? And then they have, they have to consider the children. Oo and nga. Then they have to consider the friends. Oo they have nga. To consider the cousins. Oo they nga. Have to consider everybody, you know, close to the one individual that they elected. Oo nga, no? Di ba? Tama. Nangyayari yan. So, dyan ang daming. Ang dyan, dami. Dyan nag-uumpisa ang gulo. And... Sir Erding, anong masasabi mo doon sa mga tumatakbo na dinidiktahan lang din, na hindi alam na ayaw pa talaga nila, hindi pa sila handa? Tama ba yun? Taliwas doon sa sinabi mo eh, diba? Napakahirap po eh. May ganon. I believe, nabanggit ko the first time that I was here, that you will never know how it is to be a king until you are a king. Oo nga. Okay? Gusto ko yan. And, you can never really be prepared for this. Okay? Kasi public service po ito. If you say public service, you must be sensitive to the needs of the people. You must be sensitive to the cries of the people. You must hear their cries. You must feel their pain. You must know what makes them happy. You must be able to motivate them and encourage them to accomplish more than what they are having in the present situation. Oh, seryoso yan. No, ganoon ang leader. Oh, ganun dapat. You know, let's go back to history. Even pre-medieval times, medieval times, okay? Ganoon ang mga benevolent leaders, ang mga great leaders, ganoon. Yung nai-inspire nila, ang kanilang mga nasasakupan, ang kanilang mga kasundaluhan, ang mga ikaw army nila. Ikaw ang nasunod, ikaw ang nagdi-demand, ikaw yung may power, ganoon. No. They have the power to move the people. Oo. Okay? Yung parang tipong pag sinabi mo, pagka yung sinabi mong power lang, diyan pumapasok yung authoritarianism or pagiging dictatorial ng leadership. But I believe what we need is a very firm but benevolent leadership. Okay? That's what I believe. And I don't know, but I still believe that is the position of President Duterte now. But I cannot say the same regarding everybody else. Okay? I cannot say the same about everybody else. Ano ang kaibahan nyo? Ang kaibahan nila? Ang kaibahan nila, si Presidente, alam niya kung ano ang dapat. But somewhere down the line, something goes wrong. Again, we can always say there's no such thing as a perfect situation kasi kahit ano pang sabihin natin, talaga, ang laki ng pinagbago.
ng sitwasyon ng ating bayan. Mm-hmm. But that does not mean that the president can rest on his laurels. Mm-hmm. Because, ano eh, tulad nga, again, babalikan ko ito. Ngayon, ang mga kandidato, lahat ng mga kilala nasa mm-hmm. kanya. Mm-hmm. Diba? Yes. Even in the local government side. Mm-hmm. Yung sa local elections, lahat ng mga big names mm-hmm. wants to be with him. Mm-hmm. But 3 years ago, all of these people, they don't want to be with him. Oo nga. Oo nga. Okay? Okay. Again, the reality of politics. Mm-mm. But I suppose that does not veer the president away. Mm-mm. From one simple fact that it is not these people, these big people, that gave him the power of the presidency. It is the people. Yes, hindi itong mga malalaking taong ito, kundi ang mamamayan. Kaya even up to now, ganyan lagi ang posisyon ni Presidente. However, eto na, pasok na tayo doon sa political realization. Mm-mm. Diba? Mm-mm. For you to be an effective president, mm-mm. you need the support of the legislature. Okay? You need an effective judiciary. Oo nga, dapat lang. Okay? Mm-mm. So, itong mga political factors na ito, mm-mm. they all have to be factored in. Mm-mm. Kaya, you know, the president, hindi niya pwede namang i-ignore uh-uh. itong mga big names na ito. Dahil mm-mm. however we look at it, uh-uh. established sila eh. Uh-uh. And diba? Need din naman talaga natin sila. Malaking tulong. Kaya hindi pwede ignore. Tulong in what sense? Maraming aspeto po yan. Ayan, gusto ko din maraming yan pong eh. Maraming aspeto yan. Uh-uh. Basta sa akin, sa totoo lang, ito lamang po ang mensahe ko sa mga mamayan. Mm-mm. Pagboboto po kayo ng mayor nyo, ng governor nyo, ng congressman nyo, pati po ng mga konsehal nyo, isipin po ninyo, number one, bagay ba sila sa posisyon na yan? Number one, bagay ba sa posisyon nila? Number two. Okay. Sa tingin nyo ba, magiging maayos po ang pamamalakad ng bayan kung ang mga yan ay mahalal? Mm-mm. So yan, yan pakitandaan. Andun po yung camera, tutigan natin sila. Hindi po kailangan na kilala mo. Oo nga. Yung mga popular. Mm-mm. Dahil sa atin po, popularity contest eh. Pero in fairness din naman, may mga popular din naman na talagang may totoo sila. I understand. Pero bihira lang yata. I understand. Mm-mm. Walang ano dito eh, walang general rule dito. Okay. But what I'm saying here, mm-mm. it's more than the popularity, more than the looks. Mm-mm. No? Hindi lang pogi. More than the name. Maganda. More than sikat. The name. More than the ascendancy. Mm-mm. Or the descendancy. Mm-mm. Ang importante po, yung tayo ay naniniwala na ang ihahalal po natin ay karapat dapat sa ating pong pagtitiwala. And may kakayahan. That goes with it. Mm-mm. Diba? That Mm-mm. goes with it. Dahil po meron namang mga tao na kahit nasabihin natin kulang sa Mm-mm. pinag-aralan, Mm-mm. kulang sa karanasan, Mm-mm. pero dahil gusto po niya mangyari ang isang bagay, Mm-mm. Ginagawa niya po ang lahat and he turns out to be even better. Yan ang tinatawag na karunungan kaysa katalinuhan. Kasi again, maraming again? Karunungan, marunong. No. Kasi ang karunungan kasi mahirap kunin yan ng iba, Sir Ding Diyan, basta-basta. Ang katalinuhan, kahit sino pwede maging matalino, mag-aral ka lang ng kung anong gusto mong aralin sa mundo, pwede. Basta ang sa akin po. Pero ang karunungan, mahirap yun. Dapat may ganun, no? Diba? Basta, katulad mo yata yun. Basta ang sa akin, uh-uh. sa akin, simple po lamang yan eh. Uh-uh. Huwag po tayong padala sa pangalan. Oo. Uh-uh. O dahil ang kanilang pamilya ay nandiyan na po ng napakatagal. Mm-mm.
dahil basta ang ibalik po natin doon po sa konting ano lang, simple lang ho yan. Kahit na ganong kapayak ang kaisipan ng isang individual. Mm-mm. Madali po niyang malaman kung ang isang tao ay karapat dapat. Yes. Sa kanyang pagtitiwala. Speaking yung sa tao. Lang. Okay lang ba sa iyo, Sir Ding, na kumuha tayo ng opinion mula dito na sa mga nag-live streaming natin sa Davao okay. City, si Noraline yeah. Fernandez de Lucerna. Sabi niya, happy morning to you both, Sir Ding. May sense po lahat ng opinion ninyo and can honestly tell you that you have a pure heart to serve the people in this country. Sabi niya, so you speak from your heart, sir, and very intelligent person. Diba? Bless you more, Sir Ding. So, ano masasabi mo? Na I want to comment on that. Ah, sige. Alam po ninyo, lahat ng tao intelligent. Mm-mm. Kahit nga aso, intelligent eh. Mm-mm. Kahit ang hayop, intelligent. Yes. Ang kailangan po, ang karunungan po natin, ang isang individual, hanapin po natin ang ating pong kagalingan, ang ating pong talino, ang ating pong kakayahan. Saan po ba ito nababagay? Di ba? We must find our mamaya own. Mamaya bagay ka lang pala doon sa ano. Yeah. Sa... Di ba? Hindi mo pwedeng piliting magtubero ang isang karpintero. Mm-mm, tama. Di ba? Mm-mm. Ang dapat po, maski po dito sa mga tumatakbo pong mga nag-aambisyon na maging lingkod bayan, ang una pong tanong sa sarili, mm-mm, sila po ba ay nababagay? Mm-mm. Maging lingkod bayan. Number two, sila po ba ay nahandang isakripisyo? Mm-mm. Dahil hindi po to luxury. Oo nga. Na pagka nanalo ka, you know, honorable ka na o kagalang-galang ka na, taas na ang noo mo, hindi po ganoon hindi yun. Hindi ganun kadali. Because mm-mm, at the end of the day, you will be judged by how your term, your service affected the lives of the people. Tulad nga po nang nabanggit nyo kanina na, ayun nga, iba-iba siyempre ang tao, no? Yes. So, pati mga damdamin nila, intindihin mo yun, lahat. Ilang population meron tayo, pangangailangan nila, intindihin mo. You must be sensitive to their yun needs. Meron po tayong kasabihan, you cannot satisfy everyone. Pero, the general rule, pagka po napaangat mo, naiayos mo ang pamumuhay ng karamihan, maging masaya ka na. Tama. Dahil hindi mo po malalahat dapat yan. Dapat ganon. Yes. Yung damdamin nung naglilingkod. Now, happy siya kapag may nakatulad. Hindi happy siya sa sarili niya. So, balik po ako dyan. Okay. Lahat po ng tao ay matalino. Kasi kahit nga hayop, matalino, tao pa. Di ho ba? Mm-mm, natuturuan ang hayop. Ang dapat lang, ang kakulangan lang, eh sometimes sumusobra ang talino ng tao. Sa pamamagitan ng... Na mali na siya, ayaw pa niyang aminin. Mm-mm. Dahil ang iniisip niya, siya ang tama. Mm-mm. Di ho ba? Okay. Now, so anong gagawin sa mga ganon? Tukhang na yan. No. Ito tukhang. No. Anyway. Hindi, iwa... Iwasan po ng mga mamayan ang mga ganyan. Kasi po, mahirap yon. Tandaan po natin, a person who believes he knows everything actually knows a lot of, actually does not know a lot of things. Oo nga. Tang-ayon ako dyan. Ganun po yon. Mm-mm. Okay? Pero, ang paniniwala niya sa kanyang sarili, Alam niya. Nagmamarunong, ibig sabihin. Yes, yan. Okay. Now, so, dapat hindi ganun. Ang proper combination po nito, yung pong puso ng tao. Ng tao. Mm-mm. Yes. Kasi, kung nasa puso po natin ang paglilingkod, you will do everything. Mm-mm. Yung you will be continuously on a search. Mm-mm. You will always be on a search. Mm-mm. On how best and fastest you will be able to achieve your goals. Mm-mm. Ganun dapat po yan. Ganun. Hindi lang po sa public service to. Oo. Kung hindi kahit sa anong bagay. Mm-mm. And again, a leader must be able to inspire. Oo nga. Yan po. Kasi, you know, itong sinasabi, kahit noon sinabi ko kay Presidente, noong unang panalo niya, sabi ko, this is a phenomenon. And I don't believe this will happen again in 100 years. Mm-mm. Wala talaga. No big names. Mm-mm. No political leaders. Mm-mm. Ang mga tao nagsama-sama. Mm-mm. Para kalabanin yung mga established na political institutions in their own particular places. Mm-mm. At nanaig ang kagustuhan ng mamamayan. Mm-mm.
kaya siya nanalo. Mm-mm. Diba? Totoo yan. Okay. Hindi nga siya kilala, diba? Bigla no, na lang eh. No, kilala siya. Hindi, I mean, hindi lahat. Doon na sa ano, nagulat na lang. Yeah, but then again, pero pag why did he win? Pag nag-speak kasi si Pangulo, talagang tagos din sa puso. Galing sa puso niya. Precisely. Now, I'm telling you why he won. Sinabi niya, sinabi he niya. He did not win because he was Rodrigo Duterte. Oh, yun nga. Okay? He won because the people wants something. Sawang-sawa na sila sa mga leader na ganun at ganoon din, di ba, pagalingan ng presentasyon. Oo nga, diba, dami dyan. Paniniwalain ang mga tao. Mm-mm. And then, pagdating, pagtapos ng eleksyon at natapos na ang termino nila, ganoon pa rin ang pamumuhay ng mga tao. Mm-mm. Or worse, sumasama ang sitwasyon ng pamumuhay nila. Tama. And this is probably the reason why a lot of other countries have progressed by leaps and bounds. Mm-mm. Iniwan po ang Pilipinas na dating tinitingala ng mga bayan na ito. Mm-mm. Bakit po? Kasi ang mga leader, naging leader po nila ay determinado na baguhin ng positibo ang sitwasyon ng mamayan at ng kanilang bayan. Mm-mm. Nagkaroon po sila ng vision. Mm-mm. Why? Because they were hell-bent on accomplishing a mission. And what was that? To be a good leader of their country. Ganun po yon. May dumadating din naman po na nakakapambola. Di ba? O ano nangyayari? We know what happens to these people. Okay. Di ba? Ang problema kasi na, sa atin dito, mga kababayan natin, yan ang ngayon nasa Facebook na yan, na talagang yung mga binoboto nga nila, hindi nga sila tumitingin doon sa kakayahan. So, yan ang problema dito. So anong solution natin hindi, para... They did this with Duterte. Oo nga. They did this with Duterte. Kasi, sawa na nga po sila sa sitwasyon eh. Mm-mm. Now, tiningnan po nila lahat ng mga kandidato. Mm-mm. Nung una, may naging illusion sila, baka si ganito, baka si ganon. Oo. Diba? Mm-mm. But then, when Rodrigo Duterte became decided already, they looked at him. Mm-mm. Why is there noise about this guy? Oo. Bakit may ingay? Oo. Diba? And then a lot of them searched. Mm-mm. How was he when he was a public servant? Oo. More than 20 years as a public servant. People were talking about Davao. Mm-mm. What life is in Davao? Umanga talaga ako sa Davao. Diba? Kaya pala may dahilan, you know, talaga. Davao is a quiet city. Quiet, malinis. Diba? And then, everything is okay. Life is comfortable. And that is what the people want. Okay. A comfortable life. Where you can walk the streets and you will not have to look back on your shoulders. Dahil baka biglang may ho-hold up sa'yo o sasaksak sa'yo. Diba? Yung feeling of security. Kasi nga, kapag may feeling Pangulo of security ka, pwede kang mangarap eh. Pwede kang mag-isip on whatever you want. Diba? Kasi tama. You feel safe. Tama. So you can plan. Eh ngayon, kung sa sarili mo, they're instilled ang fear, ang insecurity, ang ano mo dyan, siyempre, survival. Si safety ka na lang. Mm-mm. Paano ka pa mag-iisip ng matupad yung ambisyon mo, ang problema mo nga eh, survival. Mm-mm. Okay? Tama. So, ganun pala si Duterte. Mm-mm. Now, inisip ng mga tao, eh kung itong nangyayari noon sa Davao, na nagawa niya, eh mangyari sa buong Pilipinas, di ba napakaganda? Napakaganda. Yun. Kumbaga, yun. Sa sarili pa lang ng niya na, paganda niya na. So, even the president knows that. What propelled him to power is this. Mm-mm. Yung realization ng mga tao, yung hunger ng mga tao, yung want ng mga tao for somebody to get them out of a gloomy situation and give them hope. Yun lang, hope. And you know, when he won, the entire nation was inspired. Mm-mm. That is the trait of a leader. So sa ngayon, ano kayang hope ng tao? Ano pang kulang ng ating Pangulo? I hope
Pero bago ano, yan, ako, sir, ding sandali, bago masagutin. Continuation, siguro. Si Sir Roger Argiles Caparas, lahat po sana na sinasabi ni Sir Ding ay tumago sa puso ng mga naghahangad ng posisyon at maisabuhay nila pag sila ay nahalal at nanalo. Then, galing naman magsalita ng guest mo, sa Stel Antaso. Running for positions is like marrying a woman na pag nakasal na kayo, priority mo na siya at kaulangan? Kaulangan to, mo i-provide ang needs. Kakulangan mo i-provide ang needs. Kay Roger Pare. Kailangan mo i-provide ang needs. Tama. That's what I mean by responsibility. Eh. Diba? Kaya, ewan ko, sa akin, sana maging matali. Let's teach these people a painful lesson, which probably will make them better persons also in the future. I'm talking about these candidates na yung ang daming ano eh, purpose kung bakit tatakbo eh. Ang dami. You will hear a lot of things. They have to protect their business, their family business interest. They have gusto nila yung title na KGG, you know? Ano yun? Bago yan ah. Kagalang-galang. Oo nga. Okay. Tapos formang-forma. Ang daming bodyguard. Yes, diba? Yes. Diba? Yung mga ganyan. Ikaw wala kang bodyguard. Ang dami-dami mong ano, pero wala kang bodyguard. Because I don't fear anyone. Nox. Diba? Ikaw why should I? Wala naman akong atraso. Diba? I may not be a perfect person. Eh, ano pero, masasabi mo sa mga yon? In my heart and in my conscience, wala akong atraso kahit kanino. So I should not fear anyone. Now, sa mga mamayan, turuan po natin na magandang leksyon. Ito pong mga kandidato na hindi naman po talaga, ay, you know, kung sila man po ay nanunungkulan, napapasama naman po ang ating sitwasyon, wakasan na po natin yan. Di ba? Kung ito naman po mga ito ay mga baguhan, tingnan po natin mabuti, ano po ba talaga? I mean, you know, I believe voters should look into the hearts of the person. Ganoon. Eh, ang nangyayari po nga, kasi popularity contest eh. I mean, kailangan po talaga awakening. Ayan, tamang-tama nga sinabi ni Director Antanso, dapat mas magaling tayong pumili ng pinuno yes. kesa pagpili ng Miss Universe. Kasi nga naman, lagi tayong mahusay sa pagpili ng Miss Universe, di ba? Pero pagpili ng pinuno nga naman, basta tandaan may punto po natin, ka dyan, Direk, ha? Tandaan po natin, maski po yung sa mga liblib na lugar po natin, ang isang katanungan, kung ito man po, meron po mga leader na nandito, kung siya po ay namuno ng ilang pong taon na, ano ba nangyari sa buhay ko sa pamumuno niya? Ano ba nangyari sa kapaligiran ko sa pamumuno niya? Ano ba nangyari sa bayan ko sa pamumuno niya? Ganun po. Ano ba nangyari sa individual? Hindi po, hindi naman po ang ibig sabihin niyan, siya po ay nakinabang sa pamumuno ng kahit sino man. Pero, yun nga po eh, sabi ko, a leader must be able to inspire. Tama. To drive the people to greater heights. So, yung mga baguhan. Kung ikaw ay negosyante, inspired ka na mapalaki pa ang negosyo mo. Kung ikaw ay estudyante, inspired ka na makagraduate with honors or to excel. Dahil alam mo, there is there is a bright horizon. Kaya you know, nga na-inspired din ako future. Lumaki si diba? Happy Morning. Kung ikaw man ay isang empleyado, ordinaryong empleyado, you are inspired to excel in what you're doing because you know there are greater opportunities if only you will do your best. That is the trait of a leader. Huwag na po nating sabihin yung pinag-aralan, ang dami mong doctorate degree, masteral degree. Killer. Kung saan-saang mga foreign schools ka pa, foreign institutions nagtapos. Para po sa akin, you can throw that to the garbage can. No? Because at the end of the day, kasi a leader will be judged by how he affected the lives of the people. Di ho ba? So, hindi po yun. Ang importante pa rin, yung pong kanyang puso, yung pong kanyang kalooban, yung kanya pong dedikasyon, at alam po niya kung ano po ang dapat gawin. Yun po ang importante. At yung may paninindigan. Ang paninindigan po, it goes without saying. Kasi, yung may dignidad. Dignidad? Well,
Ano, yung paninindigan, yung iba, you know, kung may paninindigan ka, may dignidad ka. Mm-mm. Because as a leader, that goes with it eh. Mm-mm. Kasi ang ano mo, dinadala mo, you're representing so many people. Yun. Yun diba? Eh kung wala kang dignidad, manahimik ka na lang. Tama. Kung ikaw ay mahina, yung bansa natin. Mahina ang iyong personalidad, manahimik ka na lang. You do not, kumbaga sa ano, that's not your niche. So, sinabi ko noong una, you must find your own niche. Oh, kaya diba? Nga, kaakibat yan, yung dignidad, yung paninindigan. Kung halimbawa po hindi natin namamalayan, nasa sakupan na pala tayo, nakukuha na yung ating mga kayamanan dito sa bansa natin. So, dapat may ganun talaga. At alam natin yun. Kaya sa next time, Sir Ding Diaz, gusto kong kunin ang opinion mo dyan. Hindi. Yung mga, simple lang ho yan. Oo. Okay? Probably you're talking about investors, foreign investors. Oh, sige. Okay? Foreign, kasi may ilang minuto na lang tayo. Oh, it's going to be very quick. Mm-mm. Foreign influence. Mm-mm. We need that eh. Mm-mm. Kasi tayo po, mga Pilipino, mm-mm, for us to really accomplish that, mm-mm, that position of dignity, di ba? Mm-mm. We must consider ourselves as a citizen of the world. Oo nga. As a citizen, the Philippines, as a rightful and respectable member of this community of nations. Yun ang kailangan. Di ho ba? Mm-mm. Now, we must be friendly to everyone and a foe to, mm-mm, no one. Mm-mm. However, ang leader po, tinitignan po niya ito, itong mga, mm-mm, pasok po ng mga, mm-mm, dayuhan na ito. Mm-mm. Ito ba'y makabubuti para sa ating mamayan, mm-mm, sa ating bayan? Mm-mm. Kung ito po'y makakatulong, go ahead. Mm-mm. Di ho ba? Mm-mm. Kung ito'y makakasama, oy, teka muna. Diba? Parang ganon. Oh, tama po kayo, Sir Ding. Oh. Dapat ganon. Ganon. Pero, ang kailangan, ang mind nun, marunong katulad mo na marunong magbasa. Eh kung hindi, hindi ho, kayang, kasi karamihan po kasi minsan nadadaya rin tayo sa magandang offer, no, diba? Yun. Nadadaya eh. Oo. Pero, kasi, yung mga namumuno, oo, gusto nilang lumaki pa ang puhunan. Oo, yung mga ganon. So, diba? Dapat katulad mo na hindi kayang paikutin. Hindi kayang mabola, hindi kayang nakikita, hindi kayang lahat naman ho lahat naman ho pwedeng mapaglalangan. Kasi merong ganun, Sir Ding, aminin na natin yun, napakahusay na itong ating mga investor, pero ang totoo niya, sa bandang huli, lalamunin ka din. Pero dapat... No, I don't want that word, ganun, yung lalamunin. Kasi, alam po ninyo, lahat ng negosyante, ang purpose nila, Kumita, profit. Mm-hmm. Mm-hmm. Di ho ba? Nobody will do business na hindi kikita. Para hindi mag-profit. Tama. Di ho ba? Mm-hmm. Ngayon, ang importante lang, everybody happy. Oh, kaya nga, ang gobyerno, nilalatag po nila ang mga, mm-hmm, patakaran, ang mga, mm-hmm, regulasyon, mm-hmm, para ang pasok po ng mga dayuhan as investors ay maging maganda. In other words, it will create a harmonious and mutually beneficial relationship. Ayan, so, maging everybody happy. Everybody. Ngayon, kapag mayroong isang partido na nag-exploit, whether it be from the local side or from the foreign side, that's where problem starts. Oo nga. Di ho ba? Oo. Ang dami rin po namang mga Pilipino, lalo na po yung mga local, nasa local government or, mm-hmm, nakaposisyon po sa gobyerno, mm-hmm, pinagsasamantalahan din naman nila ang kahinaan nitong mga investors na to. Mm-hmm. But then, if I am, mm-hmm, an investor, and I heard a lot of them say, you know, why make it so difficult for us? You know, we don't need the Philippines. We can go elsewhere. Right? Because we have the money. Oo. We have the technology. Oo. We have the business. Mm-hmm. We have everything. Mm-hmm. And you don't. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Parang ganon. Everything should be mutually beneficial for everyone. Huwag na po mag-abuso ang kahit na po sino. Mm-mm. Para po umasenso po tayo. Mm-mm. Yung pong pandalamang, tanggalin na po natin yan. Sabi ni Irene ng Davao, bakit di kayo tumakbo, sir? Magaling po kayo. Tapos si Jacinto Obre ng Bumaka, President, kailangan natin si Sir Ding for one of our top guys ng ating President Duterte. Mm-hmm. Irene T. Advisor, Ding, ang galing nyo, idol ko na kayo. Tama nga, sinasabi nyo lahat. Hindi ho eh. Alam po ninyo, tulad nga po ng sinabi ko kanina, mm-hmm, ito po, you will dedicate your life, mm-mm, and your everything, mm-mm, you know, to this. Now, ang tanong, kung ako po, ba't hindi ako tumakbo, am, mm-mm, I ready for that? Oo nga. Diba? Mm-mm. Am I
am I willing to set aside everything else and make them secondary because mm-hmm. my priority is to serve the people. Mm-hmm. While I may know what to do, while I may know what should happen, okay? So dapat, while I may have a plan, mm-hmm. but then, hindi naman po yan yung, oh sige, alam ko, ganito, ganito. Tapos pagdating na doon, nga. Sabi ko, hindi alam kawawa naman ang pamilya ko, kawawa naman mga kaibigan ko, kawawa naman ang buhay ko, wala na akong buhay. Mm-hmm. Kaya ang tanong lagi sa sarili ko, o yun ang uunahin ko, yung tanungin ang sarili ko at sagutin ang katanungan na yan. Mm-hmm. Am I willing to give everything and dedicate everything in the service of the people? So sa madaling salita, pag pumasok ako dyan, that means ready na ako. Ready ka na. Yes. Kasi plinano mo na lahat, pinalansya, nakaayos, lahat. Hindi ka na ma-distract. Hindi ka na ma-distract. Oh, alam mo na lahat. You move forward. Eh, maraming gano'n na hindi eh. So dapat pala ganyan. Dahil ngayon ko lang naintindihan. Kasi kung ganyan, katulad mo sa pananaw, Sir Ding, sigurado may pag-asang umulad ang ating bansa. Kung ilan ang mga namumuno. Hindi pag-asa, Miss Horizon. Hindi pag-asa. Kundi? For sure. Sure talaga. Sure na sure uunlad ang ating bansa. Why? Because even in our darkest moments, I will never lose faith in the Filipino people. Pinaghandaan eh. Ang gagaling ng mga Pilipino. Oo, sang-ayon ako dyan. Ang gagaling ng mga Pilipino. Huwag po nating sayangin. Kaya ang mga botante, huwag po nating sayangin ang galing po ng ating mga kababayan. So, ang mga leader, lalo na po yung mga nag-aspire, huwag po naman ninyong kawawain ang ating bayan at isuppress ang kagalingan po ng mga mamamayan. So, huwag nilang iboto kung hindi talaga handa at walang nakaplano sa buhay pa lang nila at sa hinaharap sa paglilingkuran. It goes both ways. Yan ang natutunan natin It na goes ngayon. Both ways. Yan ang natutunan ang mga botante, maging matalino. Uh-huh. Ang mga kandidato, magpakatotoo. So, yun po ang busisihin natin, no? Yung inyong iboboto, teka lang, ready ka na ba? Alam mo na ba yung ginagawa mo? Mga ganon. Diba? Well. Ang dami nating natutunan kay Sir Ding Diaz. Maraming salamat. Sana sa susunod, gusto ko naman pag-usapan yung pag-angat or ekonomiya talaga. Kasi medyo malalim yun eh. Malawak baga. So, kailangan ko yung opinion mo doon para sa atin. Basta opinion lang ha. Ako opinion hindi ako lang. Nagmamarunong. Oo. You know, because there would be other people who would know more than I do. Okay? Kahit na dito sa mga pinag-uusapan natin. Ay, nasa Subic daw, nanonood ang Bumaka at habang nagbi-meeting sila. Pinapanood ka, naka-live streaming. Okay, maraming salamat po sa ating mga masusugid na tagapakinig at wala na po tayong oras talaga. Sir Ding, paalam po, baka meron kayong last message. Yeah, muli po, sana po ay maging katanggap-tanggap po sa inyo ang paglalahad ko po ng mga opinion. But then again, for clarification, I did not mean to offend anyone. Hindi ko po rin hangad na magmarunong po sa iba. Basta sa akin po, ako po ay mananatiling isang mamamayan na naghahangad ng mas magandang kinabukasan para po sa lahat ng mga Pilipino. Hindi po lamang sa mga nasa Pilipinas, kundi maging nasa iba.